Unang Kronika. Ang lahi ni Levi na mga pari. Ika-anim na kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uzziel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises at Miriam. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Si Eleazar ay ama ni Phinehas. Si Phinehas ay ama ni Abishua. At si Abishua ay ama ni Buki. Si Buki ay ama ni Uzi. Si Uzi ay ama ni Seraya. At si Seraya ay ama ni Merayot. Si Merayot ay ama ni Amaraya. Si Amaraya ay ama ni Ahitub. Si Ahitub ay ama ni Zadok. Si Zadok ay ama ni Ahimaaz. Si Ahimaaz ay ama ni Azaraya. At si Azaraya ay ama ni Johanan. Si Johanan ay ama ni Azaraya na siyang punong pari nang ipinatayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem. Si Azaraya ay ama ni Amaraya. Si Amaraya ay ama ni Ahitub. At si Ahitub ay ama ni Zadok. Si Zadok ay ama ni Shalum. Si Shalum ay ama ni Hilkia. At si Hilkia ay ama ni Azaraya. Si Azaraya ay ama ni Seraya. At si Seraya ay ama ni Jehozadak. Si Jehozadak ay kasama sa mga bihag nang ipabihag ng Panginoon ang mga mamamayan ng Jerusalem at Juda kay Nebuchadnezzar. Ang iba pang lahi ni Levi. Ang mga anak na lalaki ni Levi ay sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uzziel. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ito ang mga pamilya ng mga Levita na itinala ayon sa kanilang mga ninuno. Sa mga angka ni Gershon, sina Libni, Jehat, Zima, Joa, Ido, Zera at Jeaterai. Sa mga angka ni Kohat, sina Aminadab, Kora, Asir, Elkana, Ebiasap, Asir, Tahat, Uriel, Uzziah at Shaul. Sa mga angka ni Elkana, sina Amasai, Ahimot, Elkana, Zophai, Nahat, Eliam, Jeroham, Elkana at Samuel. Ang mga anak na lalaki ni Samuel ay si Joel, ang panganay, at ang ikalawa ay si Abijah. Sa mga angka ni Merari, sina Mali, Libni, Shimei, Uza, Shimeya, Hagia at Asaya. Ang mga musikero sa templo. May mga taong itinalaga ni David sa pag-awit at pagtugtog sa bahay ng Panginoon matapos malipat doon ang kahon ng kasunduan. Naglingkod sila sa pamamagitan ng pag-awit doon sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan hanggang sa panahon na naipatayo ni Solomon ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ginawa nila ang kanilang gawain ayon sa mga tuntunin na ipinatupad sa kanila. Ito ang mga naglilingkod na kasama ang kanilang mga anak. Si Heman na isang musikero na mula sa angka ni Kohat. Si Heman ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Eliel. Si Eliel ay anak ni Towa. Si Towa ay anak ni Zuf. Si Zuf ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Mahat. Si Mahat ay anak ni Amasai. Si Amasai ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Azaraya. Si Azaraya ay anak ni Zephaniah. Si Zephaniah ay anak ni Tahat. Si Tahat ay anak ni Asir. Si Asir ay anak ni Ebiasaph. Si Ebiasaph ay anak ni Kora. Si Kora ay anak ni Izhar. Si Izhar ay anak ni Kohat. Si Kohat ay anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Si Asaph na mula sa angka ni Gershon. Siya ang unang tagapamahala ni Heman. Si Asaph ay anak ni Berekaya. Si Berekaya ay anak ni Shimeya. Si Shimeya ay anak ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Baaseya. Si Baaseya ay anak ni Malkia. Si Malkia ay anak ni Etni. Si Etni ay anak ni Zera. Si Zera ay anak ni Adaya. Si Adaya ay anak ni Etan. Si Etan ay anak ni Zima. Si Zima ay anak ni Shimei. Si Shimei ay anak ni Jahat.
Si Jahat ay anak ni Gershon. Si Gershon ay anak ni Levi. Si Ethan na mula sa angkan ni Merari. Siya ang pangalawang tagapamahala ni Heman. Si Ethan ay anak ni Kishi. Si Kishi ay anak ni Abdi. Si Abdi ay anak ni Maluk. Si Maluk ay anak ni Hashabaya. Si Hashabaya ay anak ni Amazaya. Si Amazaya ay anak ni Hilkiah. Si Hilkiah ay anak ni Amzi. Si Amzi ay anak ni Bani. Si Bani ay anak ni Shemer. Si Shemer ay anak ni Mali. Si Mali ay anak ni Mushi. Si Mushi ay anak ni Merari. At si Merari ay anak ni Levi. Ang mga kapwa nila Levita ay binigyan ng ibang gawain sa toldang sambahan, ang bahay ng Diyos. Pero si Aaron at ang kanyang angkan ang naghahandog sa altar ng pinag-aalayan ng mga handog na sinusunog at sa altar na pinagsusunugan ng insenso. At sila rin ang gumagawa ng iba pang mga gawain na may kinalaman sa ginagawa sa pinakabanal na lugar. Naghahandog sila para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel. Ginagawa nila ito ayon sa lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos. Ito ang mga angkan ni Aaron, sina Eleazar, Phinehas, Abishua, Buki, Uzi, Seraya, Merayot, Amaraya, Ahitub, Zadok, at Ahimaaz. Ang mga lupain ng lahi ni Levi. Ito ang mga lupain na ibinigay sa angkan ni Aaron na mula sa angkan ni Kohat. Sila ang unang binigyan ng lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Kabilang sa mga lupain ito ay ang Hebron na nasa Huda at ang mga pastulan sa paligid nito. Pero ang mga bukirin at ang mga baryo sa paligid ng Hebron ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephune. Kaya ibinigay sa angkan ni Aaron ang mga sumusunod na lupain, kabilang ang mga pastulan nito. Hebron ang lungsod na tanggulan, Libna, Jatir, Estemowa, Hilen, Debir, Asyan, Juta, at Bethshemesh. At mula sa lupain ng lahi ni Benjamin, ay ibinigay sa kanila ang Gibeon, Geba, Alemet at Anatot, pati na ang mga pastulan nito. Ang bayan na ibinigay sa angkang ito ni Kohat ay 13 lahat. Ang natirang mga angkan ni Kohat ay binigyan ng 10 bayan sa pamamagitan ng palabunutan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manasseh. Ang mga angkan ni Gershon ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng 13 bayan mula sa mga lahi ni Issachar, Asher, Naphtali at mula sa kalahating lahi ni Manasseh sa Bashan. Ang angkan ni Merari ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng 12 bayan mula sa lahi ni Reuben, Gad at Zebulun. Kaya ibinigay ng mga Israelita sa mga Levita ang mga bayang ito at ang mga pastulan nito. Ibinigay din sa lahi ni Levi ang mga nabanggit na bayan na mula sa lahi ni Nahuda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga pamilya ni Kohat ay binigyan ng mga bayan mula sa lahi ni Ephraim. Ibinigay sa kanila ang Shechem na siyang lungsod na tanggulan sa kaburulan ng Ephraim, ang Gezer, Jokmeam, Bethhoron, Ayalon at Gatrimon, pati na ang mga pastulan nito. Ang iba pang angkan ni Kohat ay binigyan ng mga kapwa nila Israelita ng mga bayan mula sa kalahating lahi ni Manasseh. Ang ibinigay sa kanila ay ang Aner at Bileam, pati ang mga pastulan nito. Ang angkan ni Gershon ay binigyan ng mga sumusunod na bayan mula sa kalahating lahi ni Manasseh, Golan sa Bashan at ang Ashtaroth, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Issachar, Kedesh, Daberat, Ramot at Anem, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Asher, Mashal, Abdon, Hukok at Rehob, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Naphtali, Kedesh sa Galilea, Hamon at Kiryataim, pati ang mga pastulan nito. Ang mga natirang angkan ni Merari ay binigyan ng mga sumusunod na lupain. Mula sa lahi ni Zebulun, Jokniam, Karta, Rimono at Tabor, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Reuben na nasa kabilang ilog ng Jordan sa silangan ng Jericho, Bezer sa may disyerto, Jaza, Kedemot at Mefaat, pati ang mga pastulan nito. At mula sa lahi ni Gad, Ramot sa Gilead, Mahanaim, Hesbon at Jazer, pati ang mga pastulan nito.